sa mga naghahanap po dyan ng laptop na Intel Core i3, pero ang gusto nila is size 15 inch, 15.6 inch, na merong numeric keypad. Tapos po full HD yung screen, saka anti-glare, hindi siya nag-reflect. Maybe this laptop is right for you. Ito yung kanyang information. Nilagay ko na yung presyo sa mga nagtatanong dyan. Panoorin nyo na yung video bago kayo mag-comment kung magkano yung presyo. Na ito na unang bungad pa, nakikita nyo nasa kayo exactong model. And then the other specs. Ngayon, kung bakit ko siya gagawin ngayon ng second video regarding dito is may nakalimutan ako actually. Ito, powered by Harman Kardon speaker pala siya. Yan, hindi ko lang naipakita. Pero, bago yon, papakita ko sa inyo yung kanyang performance. Kung pwede na ba siyang is basic gaming laptop or entry level. Pero, sa mga ano natin dyan na laptop user, hindi po to recommended for gaming laptop. Pero, itatry lang po natin kung mag-work to. Kahit pa paano, siyempre, pag maliit lang yung budget mo, wala kang choice kundi bumili lang ng basic laptop. Pero ito, meron akong way para malaman natin kung ang performance level ba nito is okay na. First thing, di ba naka-NVMe? Alam naman natin na naka-SSD NVMe na laptop is mas mabilis. Meron ako ditong NVMe na pang-testing, yung Crystal Disk na pangsukat ng speed. Ito yung 1600 MB per second, ibig sabihin 1.6 GB or 1600 MB per second yung kanyang read, tapos yung write niya is 322 yung write niya. Ito depende sa sequential niya, ayan yung result. Actually hindi pa siya tapos kasi kaka-start ko lang ng kanyang test run, pero para hindi mapahaba yung video natin, eto, pupunta na ako dito sa heavens. Yan, pupunta tayo sa langit. Ito yung ginagamit ko usually na pang benchmark. Yan eh. I-minimize muna natin yung mga ibang bagay. Okay. Ito yung ginagamit natin pang benchmark. Sunod, gagamitin natin full resolution. Pero kung ano yung sa system. And lalagay ko siya sa high quality. Yan, high quality. Yan, high quality with full screen resolution, 1080p po ito. Ngayon po, irarun ko siya kung better na ba siya para sa basic gaming. Yan, sa mga naglalaro ng Dota, saka sa mga naglalaro ng Minecraft, malalaman po natin kung ang laptop na to is kahit papano, magagamit nyo sa libangan habang nagtatrabaho kayo or nag-aaral. So far, ito po unang bungad sa atin. Kung makikita nyo po, hindi siya ganun ka-smoothness. Kasi ang frame per seconds niya lang is nasa around 10 to 12. Yan. Parang po makita natin, kiklik lang po yung benchmark. Yan. Ngayon po, yung daloy ng graphic, dito nyo makikita na para siyang putol-putol. Kasi dito nyo po makikita yung frame per seconds. Saka yung iba niyang detail. Yan dito sa gilid na to. So far, hindi natin siya tatapusin dahil medyo alam naman natin na hindi siya applicable sa full resolution na 1080p high setting. Ito yung setting natin. I-cancel ko muna para makita po ng ibang viewers natin na ano yung setting ginawa ko. 1080 po. Tapos, ang kanyang quality ay naka-high. Yan. Pero ngayon po, i-quit ko muna siya. Dahil ang nasa 17, 18 frame per seconds or 20 is hindi siya good. Ngayon, check po natin yung isa pang option. Kasi kung hindi siya good sa ganun, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-games ng naka-high resolution saka naka-high setting. Ngayon, check po natin yung naging progress dito sa ating graphic card. Yung graphic card po natin, kung makikita natin history bago siya bumaba, is halos na-stress siya. Yan po yung graph niya. Ngayon po, ang gagawin ko, hindi ko siya ipu-full screen, pero ang gagawin ko is 720p. Dito tayo over sa 1366x768. Tapos po, ang gagawin natin is medium setting. Para makita natin kung sa medium setting na medium laptop, kung pwede na ba siyang gamitin para sa mga Minecraft, Dota, Dota 1, or kahit sa mga emulator. Yan. Yan po, humahataw na yung graphic card ngayon. Nasa 91, 94.
Tapos check natin yung kanyang. So far, medyo naglalags. Nag-click natin yung benchmarking. Pero, kung makikita natin yung graphic niya, is much better kaysa dun sa nauna nating settings na full resolution na 1080p. Ngayon po is na almost 720p lang tayo. Ang ating frame per second ay umaabot ng 30. Not bad. Para sa mga basic gaming na kung hindi ka naman professional gaming or libangan mo lang. Yan. Makikita nyo, hindi na siya yung parang umaalon. Hindi na siya yung parang yan. Yung parang para kang naglalakad na sa buwan. Ngayon, medyo smooth. Yan. Ngayon, hindi na natin siya matatapusin dahil medyo baka mainip kayo. I-click nyo na yung close yung video. So far, assessment natin, itong laptop na to is hindi talaga siya recommended for gaming. Pero, makapag-play ka ng basic gaming like Minecraft or any games na available sa Microsoft Store or emulator na magagaan, huwag lang yung mabibigat. Kasi naka 80 gram naman to, kaya kaya-kaya niya na mag-handle ng emulator and then mga Dota something. Remember, 11th gen yan, pero hindi pa rin siya ganun ka-powerful sa gaming. Pero, meron po tayong mga laptop ngayon na kahit yung Intel graphic card is kaya na mag-games. Ayun yung mga previously na ni-review ko na mayroong Intel Iris Xe. Ayun yung graphic card na almost kapantay na siya. Humahabol siya sa 1050, GTX 1050 na graphic card. So far, ayun lang muna guys. Gagawa ako ng disassemble nito para malaman natin yung kanyang... Teka, medyo maingay yung graphic. Yung ano nito, quit na natin. Next video ko na i-upload is gagawa ko ng disassemble nito para sa mga taong gustong bumili nito at magkaroon kayo ng idea kung upgradable ba yung laptop na to. Yan, pipirahin natin ito mismo yung laptop na ito. Bubuksan natin para makita natin yung structure. Kasi first time natin mag-open ng ganitong kind of model, titignan natin kung good ba yung kanyang motherboard concept, sa kung may extra slot sa RAM, or ano pa ba yung pwede natin makita. As of now, guys, watch my next video, ha? Bye-bye!